may mangos. Ang may mangosteen ba daw dito? Ang may coco jam? Parang ang sarap tikman. Ayun. Okay, baka mawala ako sa sarili ko, tikman ko siya. Hold on. So ngayon, gagamitin ko na siya, ha? Masama tayo. 1, 2, 3. Aray! Ayan. Ay! Tikman siya. Hey everyone, good morning. So this is going to be my second product review. And sa ngayon, ang product review naman natin is itong JTomas Solutions No Hair Wax Kit. So nabili ko siya sa Landmark. It's on discount, 50% off. Original price is 299. So I got it for 150 na lang. So na-curious ako kasi it says here with mangosteen extract. Mangosteen. 'Di ba? Nakakatuwa, mangosteen ang gamit niya dito. At marami siyang mga pina-promise dito na mga bagay-bagay. So sabi dito, mabilis lang siya din magamit, hindi siya mahirap gamitin. Ano pa ba? Tipid, and then hindi mabilis tumubo yung buhok. So months after, or not months, parang mga weeks din tatagal bago tumubo ulit. Tapos pag tubo, malambot na yung buhok. So tapos ito, dahil mangosteen siya, it's good for sensitive skin. So tignan natin. So this product came with 10 sheets of this. Ay, tumulsik na ba yun? Tumulsik yung spatula. So, it also came with a spatula, syempre, pang pahid. Tapos, 10 sheets. At ang sabi nila, ito ay pwedeng, kung matipid ka, yung mong magasos biglang naubos, pwede mo daw siyang labhan. Kasi pwede naman siyang labhan. O, pag nilaban mo siya, tanggal na yung mga buhok-buhok. Pwede mo na ulit siyang gamitin, di ba? Sa pagtitipid. And then, ito siya. This is the product itself. And the product is 250 grams. So, mukhang marami naman siya. Buksan na natin. Oh, very good. Naka-seal, di ba? Ay! Ayan. Ito yung consistency niya. So, most of mga hair wax naman, parang ganito yung consistency niya. So, ayan. Anong amoy? Amoy mangosteen. Amoy mangosteen ba tawag dito? Amoy coco jam? Parang asarap tikman. Ayun. Okay, baka mawala ako sa sarili ko, tikman ko siya. Hold on. So, ngayon, gagamitin ko na siya, ha? Pause ko lang muna. Be back. Hey, guys. So, ayan. Tinry ko na siya ngayon sa legs ko. By the way, like I said, kadiri ang legs ko dahil marami siyang hair. So, ngayon, nilagay ko na siya. I used the rough part. Tapos, manipis lang pagkalagay ko, and then sabi, press it 2 to 3 times. So, ayan, pinress ko na siya. Actually, parang medyo napadami-dami nga yung lagay ko eh. Ayan, oh. Okay, so hihilahin na natin siya, ha? Sama-sama tayong 1, 2, 3. Aray! 6. Sakit! Ayan. Ay! Effective siya. O, di ba, dami natanggal. Sa kilikili ko lang siguro hindi siya effective kasi maninipis pa siguro yung balihibo or maliliit pa. Ayan, mukha naman siya effective, diba? Isa pa, 1, 2, 3. Aray. Mukha naman siyang nawala. Ayan. Looks promising. Pwede na. Okay. Tignan natin pagka nagawa ko siya sa buong legs ko. Wait lang, guys. Hey! Ayun! So, ginamit ko na nga yung product sa armpit ko, sa kilikili ko. And, hindi siya umepekto, guys. Naging kadiri lang yung paglagay ko. Tapos, namula lang ng namula. Pero, walang buhok na natanggal. Ang sakit-sakit tuloy ng kilikili ko kasi ilang urit ko siyang ginamit. So, ewan ko, baka mali lang ako ng paggamit, no? Baka hindi ko lang naintindihan yung instructions. But, it's very clear naman na nakalagay dito na paggamit mo ng strip, kailangan gamitin mo yung rough part. Pagkalagay mo ng product, thin lang daw, manipis. Pagkalagay ko nun, nilagay ko siya, paghila ko, siguro mga, sabi ilagay, i-press daw muna ng 2 to 3 times. So, pinress ko siya. Actually, pinatagal ko pa nga, mga 1 minute, 2 minutes, parang ganyan. Nung pang alam ko, medyo sticky na siya. Paghila ko gano'n, nasaktan lang ako, pero walang buhok na natanggal. So, okay, so,
Guys, nagtapos ko na siya gamitin sa legs ko. Itong JTomas Solutions No Hair Wax Kit with Mangosteen, whatever. Hindi siya ganun ka-effective sa akin, ha? Ako lang to. Namula lang yung legs ko. Hindi ganun kadami natanggal na buhok. Ilang strips yung nagamit ko. It came with 10 strips. Apat doon nagamit ko. Kukunti lang yung natanggal na buhok. Or baka siguro ang dami-daming buhok ng legs ko, no? Pero yun nga eh, masarap tanggalan yung mga ganun, diba? Pagka lagay mo ng product, pagka strip mo ng product, gamit yung spatula, tapos nilagay mo yung strip, ito, paghila mo, dahil marami kang buhok, expect mo marami ding laman yan. Hindi, guys. Konti lang yung natanggal. Ang ending, inulit-ulit ko siya. Ayun, ang pula-pula tuloy ng legs ko, no? So, kung kanina, sabi ko yun sa kilikili ko, hindi rin siya naging effective. So, sa legs ko, akala ko maging effective siya. May mga natanggal, yes, pero hindi dun sa ine-expect kong result. So, ang verdict ko dito, maybe that's the reason they had to put it on a 50% discount. Like I said, this is originally being sold for $299.75 in Landmark. They're now selling it for 150 pesos. Mukha siyang promising, but this is just my honest review of the product. For me, hindi siya ganun effective for me. Unlike yung mga iba kong nagamit na mga ganitong type ng wax, na pagka ni-strip mo talaga, talagang kapit na kapit lahat nung buhok. At yun. Pero, sabi nila, madali naman daw labhan yung mga strips. Which is true, nilaban ko na siya. Ayan guys, so okay naman. So, pwede mo na siya ulit gamitin. So, yun. For 150 pesos, I'd rather that you go to a salon. Puntahan na lang sa mga waxing salon. Doon ka nalang magpatanggal lang mga buhok-buhok mo sa singit, sa legs, at sa kilikili. So, yun. Pero kung gusto mo ma-DIY, there are other products that you can use. But for me, this one, I'm sorry, but this does not work for me. Baka sa iba, gumana, pero sa akin, hindi. So, yun. Thank you guys for watching. And I hope that you continue to watch for more of my videos. Like and subscribe, leave a comment, and see you guys on my next video. Bye!